Kung ikaw ay panatiko ng The Beatles, ay malamang ay pamilyar ka na rin sa pangalang Yoko Ono, isang Japanese artist na siyang napangasawa ng pangunahing Beatles member at superstar na si John Lennon. Nagdulot nga siya ng malaking impact sa buhay ni Lennon sa pagkatalagang binago niya ang mga perspective nito sa buhay. Bukod kasi sa musika, ay naging aktivista din itong si Lennon na nagsusulong ng kapayapaan, partikular sa digmaang nagaganap noon sa bansang Vietnam. Ngunit ang labis na pagkahumaling kay Yoko ay siya ring naging dahilan upang unti-unting lumayo ang loob ni Lennon sa kanyang mga kabanda. Isang taon lamang kasi matapos silang ikasal, ituluyan na ring nabuwag ang The Beatles. Isang breakup na talagang dumurog sa puso ng kanilang milyon-milyong tagahanga sa buong mundo. Ang lahat ng galit ay nabaling dito kay Yoko Ono, at mas lalo pa nga itong lumala nang bigla ang pumanaw si Lennon noong year 1980. Ano ang buong detalye sa kwentong ito at sino nga ba talaga itong si Yoko Ono? Pwes yan ang ating alamin ngayon dito sa Marktianz TV. Pero bago tayo magsimula, isa na nakasubscribe ka na sa ating munting channel at pakiclick na rin ang notification bell para naman lagi kang updated sa mas marami pang videos na katulad neto. Let's start! Si Yoko Ono ay sinilang sa Osaka, Japan noong year 1933. Siya ay nagmula sa isang marangyang pamilya sapagkat ang kanyang ama na si Isoki Ono ay isang mayamang banker. Bukod pa dyan, iapo din siya sa tuhod ni Zenjiro Yasuda na nagmula sa Yasuda clan, isa sa mga major zaibatsu o mga pinakamalalaking kapitalista sa bansang Japan. Bata pa lang si Yoko, ipinag-aaral na siya sa mga exclusive schools. Maga siyang natuto sa paglikha ng mga tula, pag-arte, at dahil nga mahilig sa musika ang kanyang ama, ikalaon ay nag-take na rin siya ng ilang mga piano lessons at vocal trainings. Ang matiwasay at marangyang pamumuhay ng pamilya Ono ay nabulabog nung magsimula na ang World War II. Ang lahat ng negosyo ay nalugi at marami ang dinakip, kabilang na nga dyan ang kanyang ama na sinasabing napasama sa PWO camp o prisoner in war camp sa Hanoi, Vietnam na nooy pagmamayari pa ng France. Bunga ng kaliwat kanang pambubomba sa Tokyo noong March 1945, ay nagtago nga itong si Yoko kasama ang kanyang pamilya sa isang special bunker na located sa Azabu District. Kalaunay napadpad sila sa Kuroizawa Mountain Resort at doon na nga naranasan ni Yoko ang matinding hirap at gutom. Ipinagpalit ng kanyang ina ang kanilang mga mamahaling gamit para sa kapiranggot na kilo ng bigas at iba pang mga pagkain. Ayon pa kay Yoko, na ito daw yung mga panahon na kung saan na-develop niya ang kanyang aggressive attitude. Lumawak din daw ang kanyang pag-unawa, especially sa kaguluhang nagaganap sa mundo. Matapos ang gera noong 1945, ilumipat na ang kanyang pamilya sa United States. Ngunit nagpaiwan nga itong si Yoko sa Japan sapagkat nais niyang mag-aral sa Gakushōen, isang prestihiyosong paaralan sa Japan na muling nagbuka sa taong 1946. Dito ay nag-take siya ng philosophy program at siya nga ang pinakaunang babae sa naturang school na kumuha nito. Ngunit hindi nga niya ito tinapos sapagkat makalipas lamang ang halos isang taon, isumunod na siya sa kanyang pamilya na nooy nakatira na sa New York. Nag-enroll kaagad siya sa kalapit na paaralan at dooy natuto ng poetry at music composition. Labis na nagustuhan ni Yoko ang pamumuhay sa New York at talagang nagkaroon nga siya ng napakaraming kaibigan. Ngunit hindi nga ito nagustuhan ng kanyang mga magulang sapagkat ayaw nilang makisalamuha si Yoko sa mga taong mas mababa kaysa sa kanila. Tuluyang iniwan ni Yoko ang college noong 1956 at nagpakasal sa tanyag na musikero ng Japan na si Toshi Ichinayagi. Kilala itong si Toshi sa kanyang mga experimental music na siya namang nagbigay impluensya sa aspiring artist na si Yoko. Si Yoko ay nagsimulang lumikha ng sarili niyang mga kanta at kalaunay nagsasagawa na rin ng kanyang sariling exhibit sa New York. Matapos ang ilang taong pagsasama, ay tuluyan na rin nag-divorce itong si Yoko at Toshi sa taong 1962. Bunga ng matinding depresyon, ay umuwi nga itong si Yoko sa Japan at nagpa-confine sa isang mental institution. Ngunit sa parehong taon, ay muli rin pala siyang mag-aasawa. Ito ay sa isang American jazz musician at film producer na si Anthony Cox. Sila ay nagkaroon ng anak noong August 8, 1963 at ito ay pinangalanan nilang Yoko. Silang dalawa ay magkasamang nagtrabaho bilang mga conceptual artists at dahil sa lumalagong reputasyon ni Yoko sa London, ay naipasa nga sa kanyang asawa na si Anthony Cox ang buong pag-aalaga sa kanilang anak. Noong November 7, 1966, ay nagsagawa nga itong si Yoko ng isang solo conceptual art exhibit na ginanap sa Endika Gallery sa London. Dito ay dinisplay nga niya ang ilan sa kanyang mga paintings at gawang sculpture. Hindi alam ni Yoko na dadalo pala sa naturang exhibit ang napakasikat na rock band that time na The Beatles.
Labis na namangha ang grupo sa kanyang mga art piece, lalong-lalo na ang pangunahing miyembro na si John Lennon. Sinubukan nga nitong akyatin ang isa sa mga art piece ni Yoko na tinawag na ceiling painting. Sunod namang pinuntahan ni Lennon ang art piece na tinawag na to a hammer nail. Balak sanang pumukpok ni Lennon, ngunit pinagbawalan nga siya ni Yoko sapagkat sa susunod na araw pa ang opening neto. Doon na pagkaalaman na hindi pala kilala ni Yoko kung sino ang taong kaharap niya. Doon na lumapit ang gallery owner na si John Dunbar at sinabihan si Yoko, "Don't you know who this is? He's a millionaire. He might buy it." Pumayag nga si Yoko, ngunit siningil nga niya si John Lennon ng 5 shillings. Biniro naman siya ni Lennon, "I'll give you an imaginary 5 shillings and hammer an imaginary nail in." Yon ang unang pagkakataon na silang dalawa ay nagkakilala. Mula noon ay naging malapit na itong si Yoko at John Lennon sa isa't isa. Inisponsoran ni Lennon ang ilan sa mga exhibit ni Yoko at nagkulab pa sa ilang mga kanta. Sa mga panahon na ito ay unti-unti nang nahuhulog ang loob nila sa isa't isa dahil ano pang hiwalayan ni Yoko ang kanyang asawa na si Anthony Cox noong 1967. Pero during that time ay wala pang kamalay-malay ang publiko sa relasyong nagaganap sa pagitan ni Lennon at Yoko. Sa mga panahon din na ito ay may asawa at anak din itong si Lennon. Kasal siya sa kanyang high school sweetheart na si Cynthia Lennon at mayroon silang anak na lalaki na isinilang noong year 1963. Ito ay si Julian Lennon na noon ay nasa 5 years old pa lamang. Noong 1968 habang nagbabakasyon sa Greece ang kanyang asawang si Cynthia, ay inimbitahan nga nitong si Lennon si Yoko na mag-record ng kanta sa kanyang tahanan sa Montagu Square. Inabot sila ng hating gabi sa pagre-record at pagdating ng madaling araw ay may nangyari na sa kanila. "We made love at dawn. It was very beautiful." Ika pa ni Lennon sa isang interview. Nang umuwi ang kanyang asawa na si Cynthia, idoy nadatnan nga niya itong si Yoko na suot na ang kanyang bathrobe habang umiinom ng tea kasama si Lennon. Doon na tuluyang natuldukan ang matagal nilang pagsasama ni Cynthia. Sila ay nag-divorce noong 1968 at talagang ikinagalit nga ito ng mga fans ni Lennon. Ngunit ipinagtanggol naman niya si Yoko at sinabing bago pa man dumating si Yoko sa kanyang buhay, ay mayroon ang gap ang relasyon nilang dalawa ni Cynthia. Tuluyan na rin na finalize sa taong 1969 ang divorce ni Yoko sa kanyang dating asawa na si Anthony Cox. Nagkaroon pa nga silang dalawa ng matinding labanan sa korte that time tungkol sa kung saan mapupunta ang kustudiya ng kanilang anak na si Yoko. Nanalo nga itong si Cox sa kaso matapos mapagkaalaman na itong si Yoko ay lulong pala sa mga ipinagbabawal na gamot. Matapos noon ay itinago na ni Anthony Cox ang kanilang anak na si Yoko at hindi na nga niya ito nasilayan pa ng ilang dekada. Ang pagmamahal ni Lennon kay Yoko ay talagang umaapaw. Handa nga siyang gawin kung ano man ang gusto nito. Halimbawa na lamang sa pagsama ni Yoko sa recording session ng The Beatles. Ang pagdadala ng mga partner sa studio ay mahigpit na ipinagbabawal ng grupo. Ngunit dahil sa pakiusap ni Lennon, inapapayag rin niya ang kanyang mga kabanda. Ngunit tila hindi lamang basta sumasama itong si Yoko sa recording, kundi talagang nakikialam din ito sa kanilang mga ginagawa. Nagsasuggest nga itong si Yoko ng kanyang mga idea, which is hindi naman talaga nakakatulong sa The Beatles. Dahil suportado ng banda ang love life ni Lennon, ipumayag nga sila na sakyan ng mga trip ni Yoko at ito ay nagresulta sa isang experimental album na pinamagatang Revolution 9 na narilis noong 1968. Kahit mismong si Paul McCartney ikalaon ay inamin na hindi niya gusto ang album na ito sapagkat masyado itong mahaba at self-indulgent. Habang tumatagal ay nagdudulot na ng distraction ang pagsali ni Yoko sa mga recording sessions ng The Beatles. Hiniling ng banda na itigil na ito ngunit tila hindi naging maganda ang dating nito kay Lennon. Dahilan upang magkaroon siya ng tampo sa kanyang mga kabanda. Sa sobrang paranoid nga niya kay Yoko, iminsan pa niyang inakusahan si Paul McCartney na tinititigan si Yoko during the rehearsals. Pagdating ng November 1968, ituluyan nang nirelease ni na Yoko at Lennon ang kanilang sariling experimental album. Ito ay pinamagatang Unfinished Music No. 1 to Virgins na mayroong album cover ng hubot-hubad na larawan nilang dalawa. Bukod sa mga experimental music, inahikayat din ni Yoko itong si Lennon na magprotesta para sa kapayapaan. During that time kasi, inaging matindi ang gera sa pagitan ng USA at Vietnam. Matapos ganapin ang kanilang kasal noong March 20, 1969, ay ginamit nga nila ang kanilang honeymoon para mag-promote ng isang non-violent protest. Tinawag nga nila itong Bed Ends for Peace na kung saan mananatili sila sa kama ng halos dalawang linggo. Ito ay ginanap sa Chilton Hotel sa Amsterdam at bukas nga ito sa publiko. Maraming fans ang nakaabang sa labas ng hotel at pwedeng pumasok ang mga media sa kwarto mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Ang gimmick na ito ni na Yoko at Lennon ay umagaw ng atensyon worldwide. Ngunit nagdulot nga rin ito ng kontrobersya, especially kay Yoko. Sa isang press conference kasi inakapagbitaw nga siya ng isang pahayag na tila hindi nagustuhan ang Jewish community.
Ayon pa kay Yoko, na kaya daw sanang baguhin ng mga Jewish woman si Hitler kung pumayag lang sila na maging nobya neto at makipagsiping ng 10 araw. Bukod sa Chelton Hotel ay nakapagsagawa rin sila ng Bed Ends for Peace sa Queen Elizabeth Hotel sa Montreal. Dito na rin nila inintroduce ang isang performance art na tinawag nilang bagisem. Dito ay papasok nga silang dalawa sa isang malaking bag at paraan daw ito upang hindi mahusgahan ang isang tao base sa kanyang kulay, pananamit, kasarian at edad. Isang uri ng komunikasyon na hindi nakafocus sa outward appearance at tanging boses lamang ang maririnig ng mga tagapakinig. Bagamat concerned di umano sa mundo, ilulong naman ang dalawa that time sa drogang heroin. Nakulong pa nga silang dalawa noong October 1968 dahil sa kasong drug possession. Maraming tao ang naniniwala na si Yoko ang nag-introduce ng heroin kay John, sapagkat nagsimula nga ito nung sumasama na si Yoko sa recording session ng The Beatles. Pagdating ng taong 1969, inaisip ng dalawa na mas makakabuti kung magkakaroon sila ng sarili nilang banda. Dito na nila binuo ang The Plastic Uno Band at doon na nila ipinagpatuloy ang kanilang mga experimental songs. Mas lalong lumayo ang loob ni John sa The Beatles at naging hudyat na nga ito ng kanilang breakup noong 1970. Ang galit ng mga fans kay Yoko ay mas lalong tumindi dahil lalo pang tawagin siya ng mga ito sa bansag na Dragon Lady. Hindi naman itinanggi ni Lennon ang pag-blame ng mga tao kay Yoko. Ayon pa sa kanya, na ang pagdating ni Yoko ay parang isang hudyat na kailangan na niyang lisanin ang banda para daw siyang binata na nakatagpo ng tamang babae na kung saan kailangan na niyang iwan ang kanyang mga nakaugalian at maging mas matured sa buhay. Ngunit ipinaliwanag din ni Lennon na mayroon pang mas malalim na dahilan ang pagkabuwag ng The Beatles at wala ngang kasalanan dito si Yoko. Bagamat nagmamahala ng sobra, ay kalaunay nagkaroon na rin itong sina Yoko at Lennon ng mga pag-aaway. Noon kasing 1972, itila naging banta sa gobyerno, especially sa presidenteng si Richard Nixon, ang paglawak ng impluensya ni Lennon bilang isang aktivista. Ang patuloy daw na pagtuligsa nito laban sa US ay isa sa maaaring dahilan upang hindi na manalo itong si Nixon sa kanyang muling pagtakbo. Sinubukan niyang ipadeport itong sina Yoko at Lennon at ang kaso nga na ito ay talagang nagbigay ng pahirap sa mag-asawa. Dito na nagsimula ang kanilang pagtatalo at bunga ng iba pang mga problema katulad ng paulit-ulit na miscarriages ni Yoko, ituluyan nang nagloko itong si Lennon. Nakipagtalik nga ito sa ibang babae at nang malaman nga ito ni Yoko, ituluyan na niyang pinalayas at hiniwalayan si Lennon. Ngunit ganun pa man ay sinigurado nga niya na hindi ito mapupunta sa ibang mga babae. Doon na niya kinausap ang kanilang personal assistant at noong 20 anyos pa lamang na si May Pang na makipagrelasyon kay Lennon. Bagamat ayaw ng dalaga, ikalaunay na kumbinsi pa rin siya ni Yoko. Kumalat din ang kwento na mayroon ding lalaki itong si Yoko, kaya't ganun na lamang ang pagtakwil niya kay Lennon. Ngunit sa hindi inaasahan, ay magiging seryoso pala ang relasyon ni na May Pang at Lennon. Sila ay umabot ng 18 months at sa mga panahon nga na ito, ay naging malaki ang pagbabago sa buhay ni Lennon. Muli niyang nakasundo ang kanyang anak na si Julian at naayos din niya ang kanyang relasyon sa kanyang mga kabanda. Noong 1974, isumang-ayon na sana itong si Lennon sa divorce na inihain sa kanya ni Yoko. Ngunit gumawa nga ng paraan itong si Yoko na muli silang magkabalikan ni John. At sa di inaasang pangyayari, inagtagumpay nga siya. Muling bumalik si Lennon sa kanya at kalaunay na buntis na sa kanilang kaisa-isang anak na si Sean. Mula noon ay napagpasyahan na mag-asawa na magpahinga na muna sa kanilang karera. Sila ay tumira sa Bermuda na kung saan naging full-time dad nga itong si Lennon sa kanyang anak. Pagdating ng taong 1980 ay muli siyang bumalik sa musika at nirilis ang album nila ni Yoko na pinamagatang Double Fantasy. Ngunit pagdating ng December 8, 1980, ay dito na nga na-assassinate si Lennon na siya namang dahilan ng kanyang kamatayan. Hindi na nga nagkaroon ng funeral itong si Lennon sapagkat kinabukasan niya agad nang ipinakremate ni Yoko ang kanyang mga labi. Isang makasariling desisyon na hindi nagustuhan ng mga tagahanga ni Lennon. Hindi di umano nirespeto ni Yoko ang mga nakasulat sa last will ni John na kung saan sinabi nga nito na ayaw niyang magpakremate kapag siya ay pumanaw. Bukod pa dyan, itanging si Julian lamang ang pinahintulutan ni Yoko na pwedeng dumalaw sa New York at hindi nga kasali dito ang dating asawa ni Lennon na si Cynthia. Ngunit ang pinaka-ikinagagalit ng marami ay ang solong pag-ako ni Yoko sa mga naiwang yaman ni John Lennon. Sa mga will nga ni John ay hindi nga siya nag-iwan ng pamana kay Julian at maging si Yoko ay hindi man lang gumawa ng aksyon dito. Naniniwala si Julian na naimpluensyahan ni Yoko ang kanyang ama bago ito pumanaw. Kaya naman doon na siya nagsampa ng demanda at ang labanan nga na ito sa korte ay umabot ng 16 years. Although nagwagi nga itong si Julian, itanging $25 million lamang ang kanyang nakuha. Sobrang liit kung iahambing sa kabuuhang yaman ni Lennon. Gayunpaman ang perang ito ay ginamit lang din ni Julian para mabilis sa ibang tao ang ilang mga personal staff na pagmamayari ng kanyang ama.
Kabilang na nga dito ang ilang mga letters at postcards na pagkaalaman din kasi na hindi pala ibinibigay ni Yoko kay John Lennon noon ang mga letters na ipinapadala ni Julian sa kanya. Naging controversial din ang agarang pagkakaroon ni Yoko ng karelasyon matapos ang kamatayan ni Lennon. Although hindi agad ito nadiskubre ng publiko, sinasabing year 1981 pa na magsimulang magsama itong si Yoko at ang kanyang bagong boyfriend na si Sam Havadtoy. Tumira pa sila sa mismong apartment ni John sa Dakota at may mga nakapansin na sinusuot daw nitong si Sam Havadtoy ang mga naiwang damit ni Lennon. Pinahaba din niya ang kanyang buhok at nagsimulang magsuot ng salamin na para bang ginagaya niya si Lennon. Malaking insulto ito para kay Lennon, ngunit mas nanggalaiti ang kanyang mga fans nang maglabas itong si Yoko ng album na pinamagatang Season of Glass. Makikita kasi sa cover ng album ang dugo ang salamin ni Lennon na siyang suot niya noong siya ay binaril. Ginagamit di umano ni Yoko ang kamatayan ni Lennon para sumikat at kumita ng malaki. Si Yoko Ono ay nagpatuloy sa kanyang pagiging artist at activist sa mga sumunod pang taon. Although kinukutya ng karamihan dahil sa kanyang weird na musika, hindi naman daw siya apektado dito. Noong 1998 matapos ang halos 30 taon, finally na-meet na ni Yoko ang kanyang panganay na si Kyoko. Isa na pala itong aktres at film director. Despite sa mga ginawang kalupitan ni Yoko sa mag-inang Julian at Cynthia, ikalaon ay pinatawad pa rin siya ng mga ito. Makailang ulit silang nagsama sa iilang mga okasyon at sobrang bait nga ni Julian sa kanyang nakababatang kapatid na si Sean. Totoo man o hindi ang mga paratang laban dito kay Yoko, isang bagay lang ang dapat tandaan ng lahat. Responsable din si Lennon sa lahat ng mga nangyari sa kanya sapagkat tinayaan niya si Yoko na pangunahan ng kanyang buhay. Si Yoko ay naging instrumento lamang upang tuluyang mailabas ni Lennon ang kanyang tunay na pagkatao. Walang dapat sisihin sapagkat ginusto nila ang mga nangyari sa kanilang buhay. Imagine all-